What's up guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ko man naroon sa mundong ibabaw na ito. Comment lang tayo guys dito tungkol sa mainit-init na Norman Mangusin na gustong magligtas sa ating idol Francis Leo Marcos na gumamit ng kanyang ibinibintang na pangalan na Norman Mangusin. Yung panahon na yun kasi ako nagtrabaho rin ako sa Saudi 1997. Yung kasamahan ko rin ay taga Talavera Nueva Ecija at iba rin ang kanyang pangalan kasi kailangan daw ng Muslim yung amo niya kaya ang pangalan niya ay Nestor Gatdula pero ang kanyang tunay na pangalan ay Mar Aquino ang tunay niyang pangalan mga kaibigan. Yun naman. At kumusta ka na pala dyan sa Talavera pare? At na-drop name kita dito at kumbaga nakasama ko yan sa Saudi. Pero balikan natin itong sinasabi ni kasi tinatanong dito si Kuya Nasukir kay Alfa Romeo kung bakit Norman Mangusin, kung paano niya kinuha yung pangalan na Norman Mangusin. Bakit Norman Mangusin? Kumbaga maraming nagtatanong talaga, bakit si Norman Mangusin? Kung paano niya nakuha? O bakit yun ang pangalan na ginamit niya? At ipapaliwanag dito ni Alfa Romeo. At i-share natin itong video ni Makmak Pablo mga kaibigan. At credit ito sa kanya. Kaya ano pang hinahintay natin at panoorin natin ang video ni Makmak Pablo at Alfa Romeo at Nasukir. Hello, parang Alfa. Yes. Sige po, Kuya Nasukir. May tatanong. Alam po, sensitive kong bagay na ito. Eh. Parang Alfa, gaano mo kakilala yung Glenn na yan? Okay. Actually, bibigyan paano pala? Paano? Hindi, para, kasi ito, medyo sensitive to. Baka kasi mapag-aralan to. No? Kasi okay, pagdating okay. Sa court, pinag-aaralan nila para... Okay. Nung dumating siya rito, kasi nung naipal yung case, 2006. Okay. In between mga 2005, hindi na kita bibigyan ng details na eksakto na para mapag-aralan ka. Sige, para. From 2000 to 2007, nandito na siya. Okay. Hindi ko ibibigay yung exact. Okay, tanongin kita kung bakit. Tanong mo sa akin kung saan mo kakilala to. Okay, five years kami nagsama sa isang hotel dito sa Roma. Okay. Nakatrabaho ko siya ng 5 years. Kilala ko siya sa Norman Mangusin kasi Antonio Mangusin. Yun yung kanyang nakalagay sa ID na. Dito, may ID siya na. Okay. Yun lang muna ibibigay ko. Okay. Makmak, sensitive to mga tinatanong ko eh. Kasi maraming ano pa rin. Okay po. Okay, ang susunod na tanong ko, kinano mo ba kung kilala niya na si Evelyn noon pa? Lumabas lang yan nung pandemic. Doon lang niya nakilala nung day one. Kasi nung na kami dito, tawag dito. Quarantine ba yan? General quarantine o lockdown ang tawag dito. Yeah. So, mahilig din siya manood ng YouTube. Siguro, maaaring yun ay nagpagabag. Lagi niya pinanood, maaaring dun nilang nakilala sa Francis. So, ibig sabihin, nung ginamit niya yung Norman Mangusin, nang hula lang siya ng pangalan. Kasi... Okay, ganito yan ha. Okay. Nung nasa Pilipinas pa siya, year 2000, meron silang agency. So, hindi ko nabibigay yung agency na kasi 2x4, okay. Yung agency niya may amo.
yung amo niya, pangalawa, siya ay utusan ng, para mag-review. Okay, bigyan na lang kita ng example na lang. Ako, amo. Okay. Sabihin ko sa'yo, mag-recute ka. Okay, na mag-recute ka naman sa Japan, sa iba'y siya, sa iba'ibang lugar. Ngayon, ipinapasa mo sa akin yung tao. Bibigyan kita ng komisyon, bibigyan kita ng sahod mo. Ngayon, pag nagbibigay ang pera ng mga tao, ibinibigay sa'yo, ibibigay mo ngayon sa akin. Okay. Okay, minsan nakakapagpaalis tayo kaya nagtitiwala sila, nakukuha natin tiwala nila. Dahil nga, nakakapagpaalis tayo. Ngayon, kumuha ka uli ng tao, nagbigay sila ng down payment sa'yo o minsan buo, ako naman yung amo, so mabisyo ako, nagastos ko. Sino maiipit ngayon? Okay. Diba ikaw? Ikaw ang kausap ng mga tao. Although meron ka pang mas boss na ikaw ang nakikipag-transact. So, ang maiipit ngayon, ang accessories, ikaw. Kasi sila nagbibigay ng pera sa'yo. Directly. So, ikaw naman, ginagawa mo, ibinibigay mo sa akin. Ako naman, ginagawa ko, ibinibili ko ng magagandang gamit. Nauubos ko. Hanggang sasabihin mo, isan, sasabihin mo, magsisinungaling ko na ngayon sa kanila kasi binautos ko sa'yo na, ay naku, na-denied, which is, hindi naman pala ipinrosis ang papel. So, magagalit ngayon ang mga tao sa'yo. Okay, kung halimbawa, sampu sila. Sandali. Bawal. Pare. Oh. Tumbukin mo yung tanong ko. Saan niya siya ba ang nagbigay? Saan niya nakuha yung pangalan? Bakit niya nagamit yung Norman Mangusin? Yun tanong ko. Para mapala, okay. Malinaw okay. Sa ano, maraming nakikinig kay Makmak eh. Maraming ano, baka sensitive to, pero kasi maraming nagdududa. Yes. Kuya Nasukir, gusto mo i-play ko yung video ni ano? Kasi yung lahat ng tinatanong mo, nandun yung sagot. Hindi ko na alam. Okay lang. Walang hindi makakasama to dahil unang-una, bigingin pa to sa kaso yun. Oh, yeah. So, kumbaga, ano to eh, nagawa na, naayos na. Okay. Nasukir. Yes, sir. Parang bingo eh, no? Halimbawa, uubot ako ng isang biodata o isang birth certificate. Oh. Ngayon, yung birth certificate, nahubot ko ngayon si Francis. Ngayon, paggagawa ko ng ano to, ng ID. Tapos ng ID, lisensya. Ngayon, pag may ID at lisensya ka na, kukuha ngayon ako ng NBI clearance para magkaroon ako ng passport. Pag nagkaroon ako ng passport, makakaalis na ako ng bansa. Makakapagpaalis na ako ng bansa. Ngayon, ID, passport, kompleto. Okay. Nanggaling lang yan sa birth certificate na pa-pick. Sa recto. Dahil ang recto, halos copy yung original ato. Dahil sa akin naman noon, panahon na yon, wala pa tayong technology, high technology na magbe-verify ng birth certificate kung legit ba o hindi. Pag gawang recto, ayos na, katalo na. So, ipoprocess mo naman yung ID mo para magkaroon ka ng ID ng agency. Pag nagkaroon ka ng ID ng agency, igagawa naman kita ng ano, na license mo para makapag-drive ka, para maisama mo ang mga na-recruit mo sa akin. Okay, may tanong pa po ba, Nasukir? Hindi, wala naman tanong na. Naniniwala ko sa'yo pare, parehas tayo magkapatid ka na. Wala po yung Nasukir, kailangan kitang sagutin at kailangan magkapatid ng taong bayan. Na, siyempre, kasi ang iisipin natin dito, paano nangyari yun? Yeah, yun, marami. Paano nangyari na meron silang ganon? Paano nangyari yun? Dahil yan mga yan, naikwento na sa akin lahat. Hindi ko lang pwede ikwento lahat-lahat dahil meron tayong proper court, proper forum.
proper venue. Pwede lang kitang bigyan para malunawan ng tao kung paano nangyari na nagkaroon ng pangalan ni Norman Mangusin, Antonio Mangusin. Isa lang, birth certificate. Katalo na lahat, magagawa mo na lahat. Doon lang mag-uumpisa yun, sa birth certificate. Alam ng NBI yan. Alam din ng polis yan kung paano ang focus-focus yan. Punta ka lang sa NBI, 150 noon. Punta ka lang sa polis, 100 pesos noon. Kaya huwag na tayo maglokohan dito. Lahat-lahat, pera-pera dito. Tama. Kasi maraming may nakikinig na gusto rin malinawan eh. Ganun yung mga ano yan. Nahamon ko sila. Kunin na nila yung tao nito para matapos na. Magkaalaman na. Kasi nagbubulag-bulagan sila, bibingi-bingihan. Kasi alam naman nila yung totoo. O, ito na yung totoo. Sasabihin nyo kami, pay kami, impostor kami. Doon natin patunayan sa ano, sa proper court, sa court. Dahil kami, legit kami, alam namin, dahil alam namin. Dahil kami, may takot kami sa Diyos. Mahal namin pamilya namin. Ituturo namin sa pamilya namin ang tama. Ipakakain namin ang pamilya namin galing sa mabuti. Hindi galing sa masama. Di tulad ninyo. Pinakakain nyo pamilya nyo. Binibihisan nyo. Magarang bahay. Magarang kotse. Pero saan galing? So, good afternoon po. Ako po si Glenmar Eugenio from Gapan, Mebaisiha. Gusto ko lang hong ilahad ang aking statement, lalo-lalo na po sa RTC Branch 25 na Manila at sa publiko. Ako po ay nagtatrabaho sa Bergamo, sa Italia, na may telepono'ng 388. Ang purpose ko po ay para mailinis po ang pangalan ni Francis Leo Marcos, na hindi po ako pinilit. Kusang loob ko pong isusuko ang aking sarili na ginamit po ang pangalan niya noong September 2002 hanggang 2005, ginamit ko po ang kanyang pangalan na Norman Antonio Mangusin. Dahil ako po ay nag-record po noon ng mga tao para mapaalis po sa Pilipinas. Binibigay ko po sila kay Boss Hoyt. Nakikita po kami sa Gapan, Mebaisiha. At ang nagpa-process ho ng papel namin noon ay si Boss Rick, at binibigay ho niya ang GEMCO Manpower Agency. Na pumupunta po kami sa Saudi, at pagkatapos po sa Saudi ay dadiretso na ho kami dito sa Pransya at hiwahiwalay na ho kami sa airport. Ang binigay ho sa akin pangalan nila na passport at mga birth certificate ay nakapangalan kay Norman Antonio Mangusin. Kaya bilang katunayan, ako po ay gusto ko po siyang tulungan para malinis ang kanyang pangalan. Salamat.